But when the Jews came against it, I was constrained to appeal unto Caesar, not that I have gone to abuse my nation. For this cause, therefore, I have called for you to see you and to speak with you, because that for the hope of Israel I am bound with this chain. And they said unto him, we neither receive letters out of Judea concerning thee, neither any of the brethren that came to speak any part of thee. But we desire to hear of thee what thou thinkest, as for us concerning this sect, we know that everywhere it is spoken against. And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets from the morning till evening. Sabay-sabay po. And some believed the things which were spoken, and some believed not. Okay, dyan muna. Let's pray. Panginoon, may salamat sa pagbabasa ng salita. Panginoon, natapos namin ang Book of Acts. Every Thursday, we pray na matutunan namin dito, Panginoon. Mag-conclude kami ngayong hapon. Mabaligtawan namin, Panginoon, yung mga natutunan namin, kung baano nagtapat. Kasi nagkamali din yung mga lingkod nyo, but sila po yung nagtapat. Sila yung nagtiwala sa inyo. Makita namin na aming sarili, Panginoon, na gagawin din ang katulad nito. Kahit mga bata pa ang marami sa amin dito, I pray na makita nila ang kanilang sarili, Panginoon, sa mga lingkod nyo. Sinamahan nyo, Lord, kahit sa panahon. Sila po'y katulad nito ni Paul. Makikita namin kung paano sila diniliver. Sila po'y niligtas nyo, Lord, sa kapamakan. Panginoon, makita namin na aming sariling ganun din po. Magtatapat sa inyo. Agad kami kunin nyo, Panginoon, sa lupang ito, Panginoon. May malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. Okay, magandang hapon po. Matapos tayo ngayon sa Acts 28. O, sinong bida dito? Justin? Ngayon lang ulit kayo, ano yun, no? Sayang yung mga... Namimiss namin kayo kahit makulit kayo, eh. Kasi nakikita ko sa inyo, para kayo si Paul. Yan, si Paul, di ba? Ano si Paul? Si Paul, sa bagay, si Paul kasi self-righteous naman. Hindi siya makulit. Talino siya, kaso mayabang. Mayabang ba kayo? Siyempre, wala naman tao magasabing mayabang sila. Pero minsan, ganun talaga, di ba? Pag ikaw maingay ka, tapos yung iba tahimik na, ikaw nag-iingay, mayabang yun. Parang sinasabi mo, kayo, tumahimik lang, ako mag-iingay, parang ganun. Eh, pastor, ba't ikaw nag-iingay? Iba yun, okay? Naturo ako dito, eh. Okay, magsasabi, tumayo lahat. Ako sa ako, upo lang ako. Upo lahat, tayo ka naman. Baliktad, di ba? So, hindi ganun si Paul, okay? Pero, may pagkaganon din siya, self-righteous siya. Kala niya, kilala niya yung tunay na Diyos, yung Diyos na pala kinikilala niya, hindi naman totoo. So, nakilala niya si Jesus, siya ay, anong ginawa niya? Naglingkod siya sa Diyos. Una, syempre, sinunod niya yung sabi ng Diyos, pumunta ka dito, may nag-share sa kanya, siya'y naligtas, at from then on, siya na'y naglingkod sa Diyos. So, anong pagkakaiba ng ligtas sa lingkod ng Diyos? Makinig. Psst, kukunin ko yan. Gaganyanin kita. Gusto mo? Suot mo lang, tapos yan. Makinig ka na. Kasi kahit ganyan kayo, may makukuha kayo, eh. Diba? Jeff? Lalo, basta yung ano nyo, yung utak nyo lang, i-fix nyo lang. Tagalog, English naman tayo dito, eh. So, si Paul ay nung naligtas siya, ano yung magkakaiba ng ligtas sa naglilingkod? Lahat ba ng ligtas naglilingkod? Dapat. Pero lahat ba automatic naglilingkod agad? Hindi, di ba kasi pwede mong turuan ka pa, pwede tinatamad ka. Iba sa atin, yung mga na-save sa soul winning natin. Yung iba, magdi-decide yun, eh, yung mag-church, layo. Diba? Ay, Catholic ako, eh. Pwede ba yun? Mananatili ka bang Catholic pag naligtas ka talaga? Depende. Depende. Dapat hindi. Kung kakausapin ka ng Diyos, iba yung tinuturo sa'yo doon. Napapahamak yung iba. Ganun ka rin. Kung di ka pa na-reach ng soul winner,
Hindi ka pa rin ligtas. Mananatili ka ba doon? Depende nga kasi yung ano, katulad mga bata, wala naman silang alam na iba, di ba? Pero kung ligtas yan, maghahanap yan ng katuwiran ng Diyos at makikita mo yan sa Bible, of course, tsaka sa church. So, salamat. Yung iba nga sa inyo, ganun. Okay? Matang tayo dito. Dali ah. So, si Paul ay self-righteous, pero nakakilala sa Panginoon, naligtas siya. Kakaiba si Paul kasi, palibasa, matanda na si Paul, tsaka alam niya yung batas eh. So, ginawa niya, eh talaga, tsaka yung pagkakaligtas niya, ibang klase, di ba? Tsaka yung, na ano siya, kinausap siya ng Diyos. So, kaya medyo radical din eh, huwag kang maghihintay, hindi naman kinausap ng Diyos eh. Bago ako maglingkod sa Diyos, dapat makinig ko muna yung boses niya. So, may makita akong ilaw, may makita akong anghel, may nakita akong burning bush. Ang gusto mo makita, bago ka maglingkod sa Diyos, ha? Wala dapat, di ba? Makita mo lang na tama naman maglingkod sa Diyos. Una, ligtas ka, sigurado ka. Ano pa, hinihintay mo. So, unti-unti yan. Kaya mga bata, tinuturoan lang kayo, sabi, mag-church. Dito ako matutunan salita ng Diyos. Tapos, yan na, araw-araw. Hindi, huwag araw-araw. Every service, sandiyan ka. Every service, sandiyan ka. Matutunan mo yung mga basics, di ba? And then, saka ka nasusunod sa Diyos, unti-unti rin. Ano pwedeng paglilingkod ng mga bata sa Diyos? Meron ba? Ano? Ano yung paglilingkod ng Diyos sa Diyos? Ng mga bata, katulad ni Ashley, kunwari. Pwede ka naman maglingkod sa Diyos? Sa edad mo ngayon, ilang taon na? 8. Pwede ka na ba maglingkod sa Diyos? Hindi pa sigurado. Ligtas ka na ba? Nakalimutan na. Si Christina, ligtas ka ba? Hindi pa sigurado. Nako, inabaptize ka na anak eh. Nabaptize na ba ito? Ah, hindi pa. Ano? Sinati na din. Ha? Ha? Wala. Pag-pray natin, wala sa mood. Si Jackie, pwede ka na ba maglingkod sa Diyos? Sa edad mo? Ano yung sabi maglingkod? For example, dito, di ba? Nabanggit ko sa inyo last time yan eh. Di ba? Sino naglilinis dito? Karamihan, Stephen na yan ngayon. Kasi binata na eh. Diba? So, ano pa yung paglilingkod? May sumasama sa soul winning. Kasama ka lang, basta huwag kang makulit. Paglilingkod ka na sa Diyos. Amen? Maglinis, ano pa? Mag-pray. Lahat yan, kaya niyong gawin lahat yan. Si, yung gawain natin dito, mag-pray niyo araw-araw. Amen? Maligtas yung kamag-anak nyo. Si pastor, hindi ma-COVID, mga ganun. Ano kayo pwedeng gawin ng mga bata? Yun lang, mag-invite kayo ng kaibigan nyo. Salamat kayo, ano, na-realize na ni Sikil yun, eh. Ganun yun. Automatic yun, invite mo yung kaibigan mo, mga classmate mo, bigla mo maaalala. No, huwag yung pinakaloko-loko, ha? Sabi sa Bible, actually, mauunang madaling sharean yung mga, ano, eh. Talagang malapit din sa Diyos. Ibig sabihin, hindi loko-loko sobra. Yun ang inuuna natin. Yung iba, ano na yan? Saka na. Pagkakataon, di ba? Ganun talaga. Ano pa? Si Jaja, paano ka maglilingkod sa Diyos? Diba, dinadala mo yung kaibigan mo dito. Ganun. Saka yung ate mo, di ba? Ginigising mo. Ganun yan, actually. Lang magkakapatid, yung ibang kaibigan mo, tinatamad. For example, anong gagawin mo? Eh, bahala ka na dyan, ha? Ganun mo gagawin mo? At least, ipunta tayo yung church, di ba? Ang tawag yung ini-encourage mo. Ganun yun. Kaya tinatanong kayo kung sinong kaibigan nyo. Nasa si ano? Ewan ko. Di ba? Lahat yan, ngayon, tinetrain kayo kung paano mag lingkod sa Diyos. Kasama yan. Huwag mong iiwanan yung kasama mo na dito, tapos iiwanan mo, di ba? Dati kang kasama dito, tapos umayaw, anong gagawin mo? Kahit pa paano, konting sundot or kaya bigay mo kay pastor yung detalye. Pastor, si ano po kasi pinagdadaanan niya. Di ba? Nabanggit yung sa inyo. So, ang dami yung paglilingkod na magagawa.
So si Paul kasi medyo ibang level din to. Alam niya yung batas, matapang siyang ano, pinorsecute din niya yung church. Kaya naligtas siya, alam niya gagawin niya dapat. Una, bumawi siya sa Diyos dahil sobrang loko-loko niya, di ba? Makabawi man lang siya, yung damage na nagawa niya, at least, mawala. Kung nakapatay siya ng 200 Kristiyano, at least may mawin siyang 2,000, di ba? Parang hindi naman siya lugi sa Panginoon, di ba? O lugi yung Panginoon sa kanya, kasi loko-loko siya eh. So, ganun din sa atin. Amen? Sinong loko-loko sobra dito dati? Hanggang ngayon. Kaya kung basta mabait talaga ako eh. Hindi rin. Diba? The more na nalalaman mo yung salita ng Diyos, pag inaral mo ito, makikita mo na yung loko-loko ka rin pala. Alam nyo ba yun? Madumi ka rin pala. Kaya walang mag-iayabang sa atin ng ano. Anyway, ito na. So, nangyari dito kay Paul sa paglilingkod niya, siya ay nagulpe. Maraming siya naging kaaway. Ito nga itong medyo sunod-sunod itong series na to. Siya ay nagulpe, siya ay kinapture, nakakulong. Siya po sa makakulong, hindi siya pinalaya, wala naman siyang kasalanan. Diba? Sinong gusto makakulong dito na walang kasalanan? Hirap nun, diba? Tapos, ano pang ginawa niya? Nililitis siya, nagde-depensa siya, sinasabi lang niya yung totoo, nagwi-witness siya sa mga tao, pag sinabing witness, ganun yung ginagawa rin natin. Nagpapatotoo. Kung anong ginawa sa kanya ng Panginoon, parang maligtas yung iba. Ganun yun. So, ang nangyari sa kanya, lalo siyang pinag-initan. Diba? Gusto na siyang patayin. Naalala niyo ba yun? Sino ang dito na nun? Ilang beses yung pinagbantaan siya, pinagplanuhan siya, pero nakaligtas naman siya. So, bandang huli, umapil siya sa kay Caesar. Ibig sabihin, mambira kayo. Hindi nyo alam kung paano kusgan. Sige, tingnan natin yung pinakamataas natin. Ay, nireflace ko na lang, ha. Sabi niya, mambira, wala naman ako dapat kasalanan. Di dapat ako nakulong. Yung mga Romans na yan, talagang ano yan sa batas ng mga panahon na yan. So, pinayagan siya. So, dito na ngayon, anong ginawa nila? Naglayag sila. Medyo mahirap. Gano'n nakalayo, pinakamalayong napuntaan nyo? Ikaw, Joshua. Pinakamalayong napuntaan mo sa... Saan? Ikaw, Reg. Banaba lang. Baras. Malayo na yan, di ba? Ano sinakyan nyo? Dalawang jeep? Okay. Ikaw mag-anak din ba kayo doon? So, nahirapan ka ba? Ilang oras kayo? 1 hour lang. Bilis nun ah. Layo nun. Sabagay, mga pagmabilis siguro. No? Mapunta na ako dun eh. Anyway, isang oras lang, kaya mong umupo ng isang oras, di ba? Ngayon nga, nakailang oras na kayo nakaupo, di ba? Eh, paano kung maglalayag ka na here, tapos hindi naman aeroplano? Eh, pala mapapakita ko sa inyo, no? Ang ating, Ito niya ba yan? Ito ba yun? Gano'ng kalayo yan? Yung nakikita niya, Cyprus na yan, parang buong Pilipinas na yan. Medyo mas malaki pa ng konti sa Pilipinas yan. Okay. So, laki niyan, laking dagat niyan. Buong Europe. So, ganyan yung biniyahin ni Paul. Tapos naglalayag lang sila, sumasama lang sila sa hangin. Kasi yung dito kayo last week, tsaka last week, ano nangyari? Bakit? May bagyo. 14 days plus. Diba? 2 weeks yung bagyo. Yung undoy, ilang tatlong, isang araw lang yun eh. Isang linggo. Yung ulan, isa lang yun. Isang gabi. Pero may nauna ata nun, diba? Kaya saturated yung lupa nun eh. So, 14 days simula dito sa, nakita nyo to? Yan, sa Fair Havens. Diyan sila, sabi, wag nang umalis, umalis pa rin. So, dito sila nagka-wendang-wendang. Okay? Dito sila last week ay Malta or Melita, ang tawag nila dyan dati. Diyan sila napunta, buti nga dyan, hindi din sa Africa eh, no? Maraming leon sa Africa eh.
Anyway, buti dito. Ano pa nangyari kina Paul? So, gusto na silang patayin, diba? Last week. So, buti pinabulan si Paul. So, pero, yan na nga. So, bandang huli, nakaligtas sila, nakapunta sila dito, tapos, nakagat pa siya ng ahas, tapos, hindi siya namatay, hindi siya tinablan. Ganun ang lingkod ng Diyos, pinuprotektahan ng Diyos. So, doon tayo natapos. Pero, hindi pa sila nakalis doon. Itong mabuting nagpatuloy siya kanila, diba, doon yung makita niyo protection ng Diyos, dapat patay na sila yung lahat ng karga ng barko nila, ubos. Pero sa biyaya ng Diyos, buhay pa sila. Amen? So sa atin dito, iba, nabaha na kayo, diba? Kami, nabaha. So importante, ligtas kayo lahat, diba? Kaya nakakaasar din kasi yung mga gamit nyo, diba? Nawala. Pero minsan pangako ng Diyos yung sasalba niya, kung ano lang yung gusto niya salba. Anyway, so, pero after noon, may mga taong tumulong sa kanila. Amen? So, biyaya din na, ano din yung blessing din yung pag tayo ay may gusto pang tumulong sa inyo. Ngayon, kung loko-loko, sobrang loko-loko ka, kilala ko doon, ayun o, si, kunwari lang ha, sino mang ano dito, si mabait. Si Jackie na lang. Kunwari, si Jackie, loko-loko. Ay, kilala ko si Jackie, eh. Hindi natin tutulungan yan, di ba? Pangit yung ganun, di ba? So at least kung mabaha ka man dyan, dahil kahit pa paano, mabuti kang tao, ito nga, hindi nga nila sa kilala si Paul. Diba? Pero maganda, tinulungan sila. So at nakita rin nila yung miracle na ginawa ni Paul. At ito pa yung isa. So nagkasakit ngayon ng yung nagpatuloy sa kanila. Yung tatay. Nung... Okay. At sabi dyan, di ko alam kung ano tong blood deflux, no? So, siguro, ano ba to? Hindi naman COVID to, no? Nana, kaya TB. To whom Paul entered and prayed and laid his hands on him and was healed. And healed. Okay, so, miracle to. Sinong gusto makakita ng miracle dito? Ah, lahat tayo. Eh kaya nga minsan mahilig tayo sa pelikula kasi ang galing ni Iron Man, oh. Ang lakas, oh. Minsan yung spectacular na bagay, gusto natin makita yan, eh. Pero pag matanda ka na ng katulad namin, gasawa ka na, eh. Ha? Di naman totoo yan, eh. Pero itong mga miracle na sinasabi natin sa Bible, tsaka sa buhay natin, kunwari, si Jeff nga, nagpastor, yung miracle yun. O kaya si, di naman, o kaya si Prince. Nagpastol si Prince, oh. Ang tino na, oh. Sobrang tino. Gusto mo yun? Oh, ito nyo na. Hindi imposible yan, amen? Pero minsan pag tinignan na ibang tao kasi imposible. Ngayon, ito, maraming miracle sa Bible. Hindi gusto ng Diyos lagi miracle. Kaya nga miracle, eh. Kung sinabi miracle, exemption yun. Minsan-minsan ginagawa ng Diyos para, especially sa New Testament, para maniwala ibang tao. Ngayon, di na uso yun. Pero gumagaling pa rin tayo sa panalangin. Anyway, so nabanggit ko last time to, di ba? Kung ilan yung pinakain nila. Alala niyo yung bilang ng tao doon? Hundreds sila, di ba? Hindi ko alam kung lahat yung pinakain. Pero dito, si Paul, dito siya kina Publius. So, nakabawi siya kasi at least nakita niyo yung miracle ng kamay ng Diyos, di ba? At sabi dito, nung palis na sila, okay, hindi lang yon, hindi lang si Publius. Diba? Naging doktor na tuloy si Paul. So lahat, diba? Ang ginagawa ng Panginoon dati, sina Peter and John, ginawa niya, nagpagaling siya ng mga may sakit. So yun po kasi ay picture, bakit paulit-ulit yun sa New Testament, yun ay picture din ng pagkaligtasan. Alam niyo ba yun? Picture, alam niyo picture, sabihin, pinapakita sa atin ng Panginoon sa Bible yung parallel. Ang taong loko-loko, kapunta sa impyerno, tapos nakaligtas. Diba? Anong tingin mo sa taong yun? Wow! Kakaiba ka na, di ba? Dati, papunta ka sa impyerno ngayon. Di ba yung mga picture din sa New Testament, yung made you whole, yun ang lagi sinasabi. So, dati, meron kang sakit, tapos ngayon, buong-buo ka na. So, ganun yun. Kaya pinakita madalas sa New Testament yung pagpapagaling.
Okay, and ngayon, paalis na sila. Ano sabi dito, parang gusto pa silang, o dito lang kayo. Bakit kaya gano'n yung mga Kristiyano? Kasi hindi yung mga Kristiyano, mabubuting tao yan, hindi yung tipong gusto mong tadya ka na paalis. Andito ka na naman. Ayaw mo nang, gusto mo yung pagbumisita yan talagang, di ba? Kasi blessing siya sa'yo. Pag binisita ka niya, ayaw mo yung bumibisita sa'yo. Mga loko-loko, di ba? Ang gusto mong bumisita yan sa'yo, sino? Yung mga matinong tao. Kaya gusto sila magstay nung pero kailangan nila umalis eh. Sabi dito, who also honored us with many honors? Ano yun? Binigyan sila ng plaque. Hindi ko alam. Pero I believe mga ano yan, mga regalo, di ba? Total, pinagaling mo kami. Di ba? So, binigyan sila ng honors. So, I believe, obviously, nag-soul winning din sila dun. Impossible hindi. At least, sina Paul. Tsaka sina Luke. Diyan kasi sina Luke, eh. Kasama na yan. And when we departed, they laded us with such things as we necessary. Yun nga, sinabi, binigyan pa sila mga pagkain, ano yung kailangan nila. So, dito na tayo ngayon. So, yan. So, syempre, nagbiyahe na sila. Yan, yung biyahe nila pataas. Cilicia, Sicilia pala. Kilala nyo ba yan, Sicilia? Sikat yan sa chess. Okay, alam nyo yan? Kaya may Sicilian defense na tinatawag. Anyway, oh, Reg, andiyan pala si Reg, oh. So, and after 3 months, we're departed in a ship of Alexandria, which had winter in the isle. So, dito pala sa Malta, or Melita, meron ding medyo nag-winter. Pag sinabi winter, nagpalipas ng winter. Kaya, ang tagal nun, 3 months. Husayn was Castor and Pollux, and landing in Syracuse. Okay, dito sila mag-land. We tarried there 3 days. So, ito medyo ano na lang to, kwento na lang. And from thence, we fetched a compass and came to Regium. Yan, si Reg. Ito ata kinuha yung pangalan mo eh. And after 1 day, the south wind blew and we came next to anong basa dyan? Puteoli. Okay? Medyo mahaba. And then we're found of the brethren and we decide to tarry them 7 days. Ganun na naman, di ba? Pag nakita silang kapatid, uy, dito muna kayo. So, nagstay sila, bakit sila nagstay? Eh, siguro, nagkwentuhan din. Amen? Ganun yung mga fellowship. By the way, pag ang maganda dito, pag Kristiyano ka, pag nakamit ka ng ibang Kristiyano din, di ba? Instant yan eh. Pareho kayong save. Pag kami, nag-soul winning kami. Ganun eh. Pag nakita ako, uy, bihira yung ganun na. So, nagpapasalamat din kasi maganda yung ginagawa nyo. Sabi lang yan. So, instantly, para kayong magkaibigan eh. Yan ang maganda pag Kristiyano kayo. Ngayon, iba, pareho tayong mahilig sa basketball. Minsan, ganun din. Pero iba yung Kristiyano. Kaya hindi kayo talo pag Kristiyano kayo. Sana ako. Puteoli. Okay, so nag-ano sila. And then from thence, when the brethren heard us, they came to meet us as far as Appii. Wala sinabi dito. Saan? And the three taverns. The three taverns, sinali. Ayun pala, oh, Appii Forum. So, nagpunta sila doon. So, nasa land na sila. Hindi na sila naglalayag. Okay? Ayan, oh. Happy Forum and then three taverns. Diyan, malapit na sila sa Rome. Isang ano na lang. Whom when Paul saw, he thanked God and took courage. So, isa yon sa mga nangyayari din, oh, mga magkakapatid. Pag may nabalitaan ako sa Facebook, ayun, church sila, hindi rin nagsarado. Kahit may COVID. Ano, encourage ako doon. Kasi parang, naisip ko, hindi naman ako nagkamali or pabida lang. Diba? Kasi iba, ganun eh. Tapang-tapangan ka lang. Mapahama kami sa inyo. May mga ganun eh. So, nag-took courage siya. Amen? Hindi lang pala akong naglilingkod sa Diyos. Marami pala kami. Amen? Kaya ganyan din, pag soul winning, kahit sa church natin, ngayon, marami tayo, di ba?
So natutuwa ba kayo, marami tayo, konti lang tayo? Last time dito, si ano lang eh, si Ezekiel lang eh. Medyo na late pa na sinabad doon. Parang aalog-alog tayo, di ba? So lalo na si yung pastor niya, medyo nalulungkot pag ganun. Pero pag marami tayo, ibig sabihin, maraming dumadalo, ibig sabihin, marami tayong gusto matuto ng salita ng Diyos, di ba? Gusto natin sa church kasi importante sa atin salita ng Diyos. Okay. Then, tuloy tayo. Ano nangyari? So, nung na-encourage si Paul, ayun na, punta na sa Rome. Yun ang destination nila eh. And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard. O, ito yung mga prisoner, kukulong na naman sila. Pero, ito yung maganda. Tingnan nyo ha. But Paul was suffered. Ibig sabihin, hinayaan siya na to dwell by himself with the soldier that kept him. Ito yung special treatment. Uy, masama yan ah. Eh, kasi wala namang kasalanan talaga si Paul, di ba? Wala na siyang kasalanan eh. Hindi mo pwedeng tratuhin ka. Oh, yung mga... Tawag dyan, mga loko-lokong prisoner. Hindi naman ganun si Paul, di ba? Tsaka nasaksihan nyo ng mga captain of the guard. Naalala nyo yun. Niligtas pa nga sa nila Paul. Kung hindi dahil kay Paul, yung iba doon, namatay na. So lesson, huwag kayong matakot na maglingkod sa Diyos. Amen? Kahit may mga nangaasal dyan, may mga ka-appreciate niya, maniwala kayo. Amen. Sabi nga sa'yo, pag sumasama kayo ng soul winning, di ba minsan, pawis na kami. Ha? Yung iba, babastusin nga ba, di ba? Pero yung iba, sino nakasama dito pinamirenda tayo, di ba? Hindi naman tayo nang hingi, di ba? Pero yung iba, sobrang tuwa. Oh, bilhin nyo ng ano, merienda si Paslo, di ba? Lahat tayo nakakain, though hindi naman tayo nag-soft drinks. Kasi nag-soft drinks na rin tayo kasi nga, sabi rin sa Bible, huwag yung tatanggihan. Ha? Huwag lang ibang bagay. Pero Stephen, hindi talaga nag-ano to eh. So yun ang blessing, amen? Nakita niyo yung mga tao, hindi nila to, hindi sinabi nito naligtas itong mga to, pero may special treatment na hindi masama. Okay. So ngayon, so ano na next? So dahil siya'y malaya naman, mag-isa lang siya nakatira, meron lang nagbabantay. Ginawa niya, malaya siyang mag-call siya ng meeting, okay? Sabi dito, dito tayo sa text ha, kasi wala na tayong mga pangailangan dyan. 17, sabi dito, and it came to pass that after 3 days, Paul called the chief of the Jews together, and when they come together, he said unto them, men and brethren, though I have committed nothing against the people, or customs of your fathers, our fathers, yet I was delivered prisoner from Jerusalem to the hands of the Romans. So, nagpapaliwanag siya. Dumami, sabihin dito kasi yung iba, hindi siya kilala eh. Who, when they examined me, would have let me go. Gusto na siyang palayain, pero sabi dito, but there was no cause of death in me. But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal to Caesar, yung sinabi ko kanina. Not that I had ought to accuse my nation of, for this cause therefore, I have called for you to see you and to speak with you, because that for the hope of Israel, I am bound with this chain. So, yan na. So, nag-uumpisa na siya mag-witness. At pansinin niyo yung discarte niya, hindi siya basta yung parang tayo nga medyo nahihinaan na rin tayo, nahihinaan ako sa style natin eh. So, pag nakikita ko yung mga ano ni Paul, may plano to eh. So, bakit siya nagpatawag? Ginamit niya yung disadvantage niya na nakulong siya, ginamit niya na naman yung sa advantage niya. So, kahit sa panahon natin, di ba, sino dito yung sumikat dahil nakulong? Kung nakikinig kayo ng balita, sino? Madami. Sininoy. Sino pa? Totoo yan. Si Dilima. Parang siya ngayon ang bayani, di ba? Pero pare-pareho mga drug lord dyan eh. Pero dahil kaya kinulong, tapos mag-speak out again siya sa mata sa tao, eh yung mga journalist, uy, ano to, hero to, di ba? So, sino pa? Yung naging senador pa, sino yan? Hmm?
Yung ano, sundalo. Sino yun? Villanes, di ba? Hindi naman kilala dati yan eh. Nakulong. Uy, ba't kinulong yan? Yan. So, gusto ko lang sabihin, huwag na pa silang gagayahin ha. Pero si Paul, totoo to. Totoong lingkod siya ng Diyos, hindi dapat siya kinulong. Pero kinulong siya. Ang ginawa niya, eh, ginamit niya yun, opportunity at parang sabi nila is springboard, di ba? Doon siya sumandal, doon siya umapakpang. Tapos, gagawin niya yung balak niya, which is mag-witness. Papakilala niya si Jesus sa Rome. Dahil yung pinaka-sentro-sentro dati ng empire. Kita niyo yun? So, ganun mag-isip si Paul. So, tayo, later, didiscountin tayo ng ganun. Hindi ko pa alam kasi kung ano pang ano eh. Ang problema sa atin kasi ngayon, pero kaya tayo naka-YouTube eh, alam nyo ba yun? Para kahit pa paano yung iba, pag nagtanong, gusto matuto, meron silang babalikan. Sino ba yung church na yan? Diba? So, ginagawa ni Paul dito talagang parang ginamit niya yung opportunity na siya ay nakulong para magsalita naman sa ibang tao para depensahan yung dahilan. Kung bakit siya nakulong, kinulong ba siya dahil loko-loko siya, this time hindi na. Siya ay kinulong para sa mensahe niya. Amen? At kahit po sa internet, yung iba, kahit sa Facebook, nakita niyo yan, di ba? Watch this movie before they delete it. Yung mga ganun, di ba? Kahit hindi naman totoo. Kaya ang gagawin mo, baka delete na to. Ibig sabihin, importanteng mensahe to, di ba? Gagawin mo ngayon, papakinggan mo, iba, wala namang kwenta pala. Pero iba, okay, di ba? So, ganun ang ginagawa, I believe, ni Paul. Kinulong ako dito, wala akong ginawang kasalanan. Ano yung mensahe ko? Ito yung pakinggan nyo. Okay, kasi sabi niya, ako ay, for the hope of Israel, I am bound with this chain. Anong gusto niyang hope sa Israel? Siyempre, maligtas. Okay. And they said unto him, we neither received letters out of Judea concerning thee, neither any of the brethren that came showed or spake any harm of thee. So, hindi nila nabalitaan na si Paul pala ipupunta at saka nabilanggo nga. Kaya daw, bakit daw sila pumunta? Kasi, but we desire to hear from thee, of thee, what thou thinkest, for concerning this sect, we know that everywhere it is spoken again. So, hindi ko makita dito kung itong mga Hudyo na to ay lahat Kristiyano. Hindi ko makita pa, ha? Tingnan natin. Pero iba dyan, obviously, Kristiyano kasi ang tawag niya sa mga nasa Jerusalem ay Judea is mga brethren. So, malamang mga Kristiyano yan, di ba? Yung iba. Okay. And when they had appointed him a day, so, mayroon siya, press conference. Okay, maganda kasi yan kasi lahat ng gusto sumama, nasama, makikinig. So, nag-appoint siya ng isang araw, nagpuntahan na ngayon. There came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets from morning till evening. So, kailangan maintindihan natin po, ito po yung New Testament. Okay? Basta ganyan na lang. Ganyan kanipis. Ito po yung New Testament. Ito lang. Gano'ng kanipis yan? Kumpara ito. Ano ito? Old Testament. So, napakarami nito, di ba? Ang sinasabi ngayon ni Paul, si Jesus pala ay pinag-uusapan na dito sa Book of Moses. Ibig sabihin, yung five books. And then, prophets. Yung mga natira pa. Okay, gano'ng pa ka ba yung prophets? Actually, ito. Ito yung prophets. Sama natin yung Psalms. Sama natin yung Psalms. Kasi si David is a prophet daw, di ba? Sama na natin yung Job. Yan, ganyan lang yung prophets. Ngayon, yung five books. Mainig, mainig. Sabi natin ganyan. Deuteronomy. Okay, hindi nyo nasa gitna, parang literary pieces to eh, mga chronicles. So, lahat pala itong Old Testament, si Jesus pala yung pinapakilala rin doon. So, napakagandang verse yan, no? May pastor na nagano eh. Jesus in Genesis, Jesus in Exodus. Si Jesus ang pinapakilala ng Bible, even in the Old Testament. Naintindihan nyo ba yan? Wala naman ako nabasang Jesus doon eh.
sa Genesis lang, ang daming, di ba, angel, yung angel of the Lord and the Lord, yung Lord naglalakad. O sino yun? Yung Diyos Ama, walang ano yan, walang image yan, sabi, He is a spirit. So, kaya maniniwala tayo si Jesus yun. Okay, yun po yung sinabi. Ito yung pinag-importante actually ngayong mag-usapan natin. So, kaya po ngayon, nagbabasa na ba kayo ng Bible? Yung iba, walang Old Testament. Si Brad, meron na. So, magtapat lang kayo. Natuwa ako sa inyo, meron kayong Bible. Amen? Tinitingnan ko yung may potential sa inyo. Yung iba, wala eh. Hindi, meron. Sina Jackie, sino ba? Lasi na din eh. Sabi nito, masin niya, sabi, expound and testify of the kingdom of God. So, kung dumadalo kayo ng ating panambahan dito, yun ang ginagawa ni Pastor. Yun ang ginagawa ko each time. Meron tayong text, tapos para kayo, medyo malalim masyado, mga bata, di ba? Maintindihan niyo yung pag in-expound ni Pastor, di ba? Papaliwanag minsan from definition, from history, background, lahat pag-aaralan natin. Parang ngayon, pag diniliver yung actual message, maintindihan nyo kahit bata kayo. Amen? So, ganun din ang ginawa ni Paul. Kasi nga, ganun ang importanteng trabaho ng isang lingkod ng Diyos, especially sa salita ng Diyos. Aalamin mo muna yung sarili mo, tapos saka mo ituturo din sa iba. So, tanong, lahat ba naniwala? Oh, lagi naman, di ba? Yung Book of Acts, paulit-ulit, kahit sa mga gospel. Kaya pansinin niyo pala natin dito, from morning till evening. So, sinong gusto dito magkaroon tayong service from morning till evening? Mabigat yan, di ba? Huwag naman, di ba? Kaya yung ating service, 1.5 hour. Nung Catholic kami dati, 30 minutes lang yun. Tapos, mag-refresh lang ng 10 minutes, 15 minutes, ayos na. Pero wala akong matututunan pag ganun. Kaya, ito yung mga interesado talaga salita ng Diyos. Kaya meron tayong seminar sa May 13. Sinong makakapunta dito? Sa May 13. Taas lang ng taas si Jeff. Ano ba yun? Isang araw tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, especially salita ng Diyos mismo pag-aaralan natin. Kung bakit natin naniniwala tayong itong salita ng Diyos, bakit? Mag-aaralan natin yan, amen? So, hindi yung kalabisan na sila dito from morning till evening tayo hanggang alas 5 lang maximum. Schedule lang natin alas 4. So, huwag kayong maiinip. Okay? Ito yung nangyari, and some believe the things which were spoken, and some believe not. So, may sinasabi pa ulit-ulit yung sinasabi sa Bible, kasi pag ikaw yung lingkod ng Diyos, hindi ka dapat ma-discourage, di ba? Hindi naman lahat ng tao maniniwala sa'yo. Iba, kahit totoo pa yung sinabi mo, di ba? So, minsan yung iba, nag-iisip pa, yung iba, dadigest pa yung sinabi mo, iba, ayaw talaga. Pero, bigyan mo sila ng space, amen? Ganun talaga, kahit si Paul, okay? And kahit si Jesus. And when they agreed not among themselves, hindi na sila magkasundo, anong gagawin pa nila? E di uwi na, no? After that, Paul spoken one word, well spake the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our father. So medyo, siguro kasi sinabi rin niya sa Romans eh. Gusto niya talaga maligtas yung mga Hudyo, binigyan niya ng isang seminar, parang seminar siya dun eh. Ito lahat ang katunayan na si Kristo ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas. O, isa-isay natin yan, ganito yan. Pagkatapos yung iba, hindi pa rin naniwala. So again, I believe yung iba nga dun, either hindi pa equipped, o hindi pa naintindihan. Pero yung iba dun, alam na nila yan. At kaya sila hindi naniwala kasi ayaw nila maniwala. Nakakita na ba kayo dun? Sabi nila, mahirap gisingin ang... Pwede rin, di ba? Kaya nga, gising na nagtutulog-tulugan, di ba? Kasi yung talagang yung mga anak ko, pag ginigising ko sa umaga eh, alam ko yung nagtutulog-tulugan. Kasi, pag nalimpong atang gumising sa akin, di ba? Uy, siguro gigising na ako. Eh, paano pag gusto mo talagang magtulog-tulugan? Ha? Kahit tinatadyak ang kanyan, tulog pa rin.
Yung pala pinipilit na yung gusto niya talagang matulog ayaw gumising, di ba? May mga taong ganun. Pag nag-soul winning tayo, ang linaw ng paliwanag, alam niya, nakitang-kita, mali siya. Ba't may tutuloy pa rin doon sa mali? Mapapahiya ka lang, magisinungaling ka sa ibang tao, sarili mo, anong nagawa mo? Pero may mga taong ganun. Kaya sinasabi niya dito, ito na sinabi ni Paul, in-apply sa kanya yung sinabi rin na Jesus sa mga Hudyo. At sinabi rin na isa sa mga Hudyo, nasabi dyan, go unto these people and say, hearing ye shall hear, and shall not understand. Narinig nila, pero hindi nila maintindihan. And seeing ye shall see, and not perceive. Nakita nila, pero hindi nila nakita. Ano yun? Diba? Ma-experience nyo kasi pag nagtuturo ka na eh, no? Kahit yung sa iba sa inyo, meron kayo pinaniniwala, pinakita mo na. Ano ang madalas sa mga bata yan? Ah, may kilala ako doon, kawawa yung bata, oh, na, ano, bumagsak kasi hindi nag-module. Umulit ng grade 1. Hindi, hindi totoo yun. Kahit di ako magsagot dyan, grade 2 pa rin ako next year. Hindi, nakita ko talaga yun. Hindi. Hindi, minsan kailangan mo pa para may maniwala ka eh. Matigas talaga yung puso, di ba? Kaya sabi dito, bakit daw for the heart of these people, pansinin nyo ha, hindi ito yung mga individual. Sinasabi dito, karamihan sila collectively, itong klase ng mga tao, itong mga Hudyo, anong klaseng tao itong mga to? For these people is wax gross. Pag sa Tagalog, pag sinabing wax, ibig sabihin na napunta from one state to another state. Alam niyo ba yung wax? Pag natutunaw yan, di ba dati ganito yung forma niya, tapos naging ganito siya. So, pwede rin namang yung wax is pwedeng pa-construct yan. But anyway, pag sinabing gross, alam niyo ba yung gross? Hindi yung gross national product, ha? Parang pinagsama-sama, ganun na ata rin yan. Tingnan mo, ha? Pag may sinasabi yung tayong gross, di ba? Nakakadiri naman. Ano kayong gross to? Tingnan natin para sigurado tayo. Pag may sinabing wax, yun ay wax muna. Kung andito siya, hindi yan. Hindi yan. Verb. Wala. Yan. To increase in size, number, strength, prosperity, intensity. So, yan. To grow in volume or duration. Yan ibig sabihin ng wax. Ibig sabihin, dati siyang ganito, naging ganito siya. Kasi nga parang I believe diyan kinuha yan eh. Ibig sabihin, yung wax is nagbabago, dati siyang ganito. Ganyan siya. Okay, naintindihan? So, ibang definition. So, gross. Sinabing gross, badness. Immediately obvious. Yan. Coarse in nature or behavior. Ibig sabihin sa Tagalog, pag sinabing coarse, magaspang. Diba? So, ano yung magandang mukha? Paano mo nasabing maganda yung katabi mo? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Lalo tayo mga bata pa kayo, no? Yung iba, pag sinabing coarse, magaspang. Hindi maganda yun, di ba? O, paki-silent po yung mga yan, ha? Gravely deviant. So, ito, inspiring disgust and distaste. Yung sinasabi ko kanina, gross. Di ba? So, yung sabihin nun, kinukumpara yung mga Israel tsaka yung mga Hudyo sa mga tao daw na naging kadiri na, hindi na maganda. Okay? At hindi sila napunta sa state na yun ng biglaan lang. Kaya nga, wasps gross eh. Unti-unti yan. At sabi dyan, paanong ibig mo sabihin? Sabi, their ears are dull of hearing. So, minsan sabi ko nga sa inyo, si Pastor lagi sinasabi, mas gusto niya pa minsan yung mga bagong member kaysa yung mga matagal na. Ang tigas ng ulo, sumusunod ng konti, tapos ang tigas pa rin ng ulo. Ayaw pa rin. Mas maganda pang turuan mo yung mga bago, madali lang yan. Eh. Depende nga sa attitude ng tao. Ganun yun. So, itong mga tao, mga Hudyo, alam nila yung Bible, alam nila yan. Ano sabihin ng Prophet Isaiah? Kilala ko yan. Hindi ka tulad dating mga Pilipino, hindi natin misang kilala yan, di ba? Habang natututo tayo, nag-progress tayo, iba sa atin, syempre, na-excite din. Kasi may natutunan na ako.
Pero iba, hindi, baliwala na yun. Kasi sabi niya, alam ko na yan eh. Kahit hindi. Okay, alam nila na may prophet Isaiah, for example. Pero alam mo ba yung mensahe? Binibit-bit mo yung Bible, pinagmamalaki mo, oh, kami ang people of God, mga Hudyo. Wait mo to. Eh, yung pag hindi mo alam yun, maniniwala ka, oh, sige. Wala tayong mga, sila yung people of God daw. Pero pag binasa mo pala yung Bible, ano, hindi ka ma-impress sa kanila kasi sila yung sinumpa dun eh. Inasabi sa kanila, so hindi ka bibilib sa nation nila. Bibilib ka sa Diyos, amen? Tsaka isa mga nation nila, yung mga natira doon na remnant na sumunod sa Diyos, kahit yung karamihan sa kanila, hindi na sumunod. Yung iba doon, sumunod. Doon ka ma-impress. Amen? Yung sinasabi dito eh. Yung sinasabi dito, lest they should see with their eyes. So, pwede naman pala eh. Hindi sila nakikinig, kaya hindi sila makakakita. Hindi rin, nakakita ako sa mata, hindi sa tenga, di ba? Saan ka nakakita? Sa tenga o sa mata? At least, maaalala nyo lang tulis tayo. Sa mata, kaso dito, dull of hearing nga. Anong sabihin nun? Spiritually, ganito yan, mga bata, ha? Spiritually, nakakakita ka by your spirit, pero madalas, makikinig ka muna. Ganito yan, dito yan, pupunta sa inakinig mo. Una, makikinig mo lang, tapos papas ng utang mo, saka lang pupunta sa puso mo. Saka mo lang mamahalin yan or kagagalitan mo. Yung kalaban ng Diyos, naintindihan nila eh. Yung salita ng Diyos eh. Naintindihan nila yung Diyos galit sa ganito, sa ganyan. So, nung gagawin lang, mamimili sila ngayon. Kung mamahalin ba nila yung Diyos o kagalitin nila yung Diyos. Kaya huwag ka magugulat yung ibang tao dito pag nakausap mo, ba't galit sa Diyos to? Tapos, bibigyan ka ng Bible verse. Di ba? Eh, ang Diyos sa Old Testament, ganito eh. Di ba? So, sa halip na mahalin nila ang Diyos, galit sila sa Diyos. So, kaya kayo, mag-iingat kayo. Amen? Tingnan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo. Tanong mo, mahal mo ba ang Diyos? Tanong mo. Yan. O, sagutin mo naman. Siyempre naman. Sinong humayaw? Sinong hindi? Yung iba sa mga katabi nyo, sabi nga sa inyo, sa church minsan, nandyan din yung pinakamalalang tao eh. Oh, maniwala kayo. Kaya mahalin nyo yung Diyos kaysa naman naririnig nyo lagi, naririnig nyo hanggang kabusitan nyo na lang yung salita ng Diyos. May mga ganun. Feeling nila, pag nire-recount nila, inaalala nila. Ito yung mga panahon na nakinig ko si Pastor nag-preach. Sa halip na mahalin niya yun, na tinuturuan siya ng salita ng Diyos, baliktad nang naisip niya lagi, masakit, mga si Pastor, ganyan naman niya, wala nang pakialam, hindi naintindihan yan. Kahit ang dami natin paniliwanag dito, naintindihan kita. Hindi ka naman nagtanong, paano nangyari, hindi kita naintindihan. Amen? So, naintindihan ka dito, pero sana hindi ka maging katulad ng mga Hudyo. Yan, tatapusin natin dyan, ha? Kaya ngayon, alam nyo na yung Book of Acts, anong bansag natin pag matigas ang ulo? Mga Hudyo, ha? Walang Hudyo dito, ha? Tigas ng ulo, eh. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles and they that will hear it. Okay? Hindi sinabing, hindi na maliligtas yung mga Hudyo, sinabi lang, sinend sa mga Gentiles para nga mag-selos din yung mga Hudyo. Yung salita ng Diyos, sa amin lang yan, eh. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kahit dati, ang salita ng Diyos para sa lahat, sa Daniel, pinakalat yan, sa Genesis, kahit sinong gusto mag-join, pwede. Okay? Pero sabi nyo, and they that will hear it. So kahit Hudyo ka, eh gusto mong pakinggan, gusto mong makinig, pwede kang maligtas. Amen? Ganun yan. And when they heard these words, the Jews departed had great reasoning upon them. So medyo na tupad naman yung objective ni Paul, hindi nga naniwala lahat. Pero at least na-steer niya yung mga tao na pag-usapan ang Panginoong Jesus na hindi yun, basta may namatay doon, pinako daw sa cross. Sige, nakalimutan na natin next year. Hindi ganun. Dahil napaka-importanting event noon, hindi siya basta tao lang na namatay. Siya yung anak ng Diyos. Amen? So kahit paano, nagkaroon ng reasoning, nagtanungan, I believe, marami na sulat dito. Kasi nga, may dahilan din eh. So yun, tapos na tayo. And then Paul dwelt 2 years in his own hired house and received
all that came unto him, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence and no man forbidding him. So, tapos, di ba? So, ano daw yung finale ng Book of Acts? Good news, di ba? Good, maganda yung, ano, yung lingkod ng Diyos na dating hindi mo alam, mapapatay kaya to ng, ano, mapapatay kaya to. Kaya kaya mamatay si Paul? Hindi ah, hindi na mamatay. Bandang uli, buhay pa rin. Ano yung finale? Pinagpala pa siya ng Diyos, di ba? Hindi siya napatay, di man siya mayaman. Kailangan yun eh. Pero may kapayapaan siya, di ba? Andun siya sa sarili ng bahay. Paano siya nakapag-hire ng bahay? Eh, siyempre may mga kaibigan yan, di ba? So, alam nila, naniniwala sila kay Paul. O yan, Paul, pang-upa mo. May isa naman, diyan nga. Preaching the kingdom of God, teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding. So, ganyan po tayo. Kaya pinakita dito sa Bible yan nangyari kay Paul para gayahin natin. Amen? Sabi dyan, with all confidence, totoo yan, pangaral mo yan. Ngayon, hindi mo pa alam, alamin mo. Hindi tayo maiiyang kumatok sa kung saan niya. Ang laking bahay nito ah. Pareho lang may kaluluwa yan. Amen? Amen. Iba dyan tatanggap, yung iba hindi. Hindi, wag. Kung ayaw nila, di ba? So, ganyan ang gagawin natin. Salamat sa Diyos na tapos natin ito. Amen? May question ba? Antok na kayo eh. Nag-extend ba ako? Hindi naman. Let's pray. Baka naman, salamat sa Book of Acts. Kita namin, Panginoon, ang pagkilos ng inyong banal na spirito din. At ginagabayan inyong mga lingkod na sila po ay una, may mga mali din, but sila po ay nagtatiwala sa iyo. And therefore, ginamit nyo sila. Makita namin ang aming sarili, Panginoon, mga batang to. Katulad ni Paul, ni Luke, ni Stephen, na Peter, John, mga lingkod niyo, Panginoon, na naglingkod. I pray na magtiwala kami sa inyo, lagi namin makita, maalala ang kanilang patotoo, kanilang halimbawa, kung paano sila pinagpala, hindi man, of course, na hindi naman sila mayaman, but hindi yun ang goal namin sa lupa, amen. Panginoon, so we pray na kayo po'y gagabay, at matutuhan kami po, especially mga bata, ganito pala ang buhay ng lingkod ng Diyos. May masaya, may malungkot, may mahirap, may ginhawa din. We pray na ang common denomination dito, of course, ay kayo po'y nalulugod at may rewards kami sa langit. Sa mga ligtas na, hindi pa, Lord, makita namin maligtas din po yung mga kaibigan, mga kamag-anak, Panginoon. Kaya salamat po, kayo pong malulati lagi. In Jesus' name we pray. Amen.